sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Pag-asa na magkakasama tayo ulit. Oh, may promise mo sa akin na sa bawat laban mo magkasama tayo, ha? Huwag natin iwan ang isa't isa. Anak, hindi naman ako papayag na basta-basta ako mawawala sa tabi mo. Kaya nilakasan ko at tinibayan ko ang loob ko. Para sa'yo. Ano ba talagang nangyari, Romina? Dinugot ako ni na Alvin at Hector, pero nakaligtas ako. Ate, wala na raw si Alvin. Kumpirmado na. Si Hector. Pinaghahanap pa rin siya, pati na rin si Eva. Si Daniela, nasaan si Daniela? Ma, wala po si Ate Daniela dito. Bakit niyo po siya hinahanap? Dinundun siya sa gubat. Kasama nila Hector. Pinapanood na lang ako mamatay. Nakita ko siya sa dalawa kong mata. Daniela, ano pa problema mo, iha? Masyado ka ng gabi matulog, tapos uli ka na magising sa umaga. Nothing, madam. Tungkol ba ito kay Romina? What do we have here? Sige na, isasama ka sana namin kaso nagpapahinga ka pa eh. Bumili kami ng groceries and gamit na din ni Baby Carlitos. Ito kasi first Christmas niya, so I want this to be special. Bagay naman sa kanya yung mga pinamili natin, di ba, Dad? Yan ang cute-cute kaya ni Baby Carlitos. Oo naman. May pinagmanahan. Yes? What? No, bakit naman ako pupunta doon? My God, bye. Sino tumawag? Si Nadia. Nag-aaya yung buong class na pumunta sa ospital. Bakit? Anong gagawin niya doon? Dadalawin si Tita Romina. Teka, sandali. Magbibihis lang ako. Sasama ako sa inyo. Nga nang hindi ako pupunta. Bakit? Para na rin siyang pamilya, di ba? Hindi lang naman si Cassie pupuntahan nila eh. Pati si Roxanne, kasi apparently yung tito niya may wake ngayon. Tito niya? Si Alvin. Eh, yung tatay niya, nasaan? Wala pang balita eh. The only good thing daw is okay na si Tita Romina. Anyway, basta ako, dito lang ako and magsispend time with Baby Carlitos. My dos, my baby boy. Nag-aalala ka kay Hector. Pati na rin kung ano nangyari kay Romina. May gusto ko ba sabihin? I told you, I just want this to be over. And above all that, hindi na ako mapagbibintangan na may kinalaman sa nangyari sa kanya. Alam natin kung sino, di ba? Si Hector. Natapos na yung issue. That's all my fault. Nakita niyo po sa ati Daniela sa gubat? Sinasabi ko na nga ba, kasabot niya yung Hector na yun. Ngayon tumawag na kayo ng polis. Ipapakulong ko si Daniela. Ma, magpagaling po muna kayo. Magpahinga muna kayo, Mama.
Romina, wag na muna. Baka kung mapano ka lang, hindi ka pa magaling. Ayoko mag-aksaya ng oras. Tatawagan ko si Kuya Bernard. Sigurado ako tutulungan niya tayo. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat din, ate, dahil pakatatag ka. Hindi ko ma-imagine kung ano pinagdaanan mo. Wala na akong ibang hihilingin pa ngayong Pasko, Mama. Masaya na ako, naligtas kayo. Ngayon, okay ka na, Romina? Ibig ba sabihin, may nitsubene tayo mamaya? Isa ka na lang ngayon. Wala kang kasama ngayong Pasko. Pwede ka muna sa bahay tumuloy. Pasensya na po dito, Leon, pero hihintayin ko po ang papa ko. Naniniwala po ako na babalik po siya at ako na lang meron siya. Nakakabuti na nasa poder ka niya, Roxanne. Siguro nga po, marami na gawang mali si Papa. Pero, Papa ko pa rin po siya eh. At kahit na anong mangyari, hindi ko po siya susukuan. Si Romina. Is that why you're in a good mood? I don't really care kung ligtas siya or not. What I care about is yung nadadawit ako sa nangyari sa kanya. Dani, paanong hindi ka madadawit? Eh, nandun ka naman talaga, di ba? She doesn't know that. Are you sure? Hindi kanya nakita? I'm sure, Safi. Tsaka umalis naman ako kagad, no, habang nangyari mga kaguluhan na yun. Dani, just don't push your luck too much, okay? Ilang beses ka nang nakaligtas kay Romina, baka next time, malasing ka na. Oh, Bigoy. Halika na, nauna na doon si Christoph. Gising na rin si Romina. Talaga ho. Kaya ba, matutuwa niya si Cassie. Oo. Pwede bang iwanan ko muna kay Dietz sandali? Marami lang akong aseksoy para kay Romina eh. Pero babalik din ako agad. Mukhang dito na tayo sa ospital magpapasko. Sige po, mauna na po kayo. Sasagutin ko lang po. Sige. Marga. Mikoy, Merry Christmas. Merry Christmas din. Napatawag ka. Si Mana Esther kasi napadami yung niluto niya ngayon. Gusto mo bang dalhan kita? Dito na daw kami sa ospital magpapasko kasi nagising na daw si Ma'am Romina. Gusto mo pag... Hello, Marga. Gusto kayo regalo to sa kanya mamaya. Dito na ba kayo magpapasko? Oh, sabi ni Dad may handaan daw kayo dito. Salamat, Tope. Salamat saan? For being there for me nang delikado si Mama. Hindi niyo ako iniwan ni Mikoy. Kaso alam mo naman mahalaga ka sa akin. At lahat ng mahalaga sa'yo, mahalaga din sa akin. Kaya I'm just wishing for Tita Romina's full recovery. Gusto ko lang din matapos lahat ng gulong to. Sana magkabati-bati na kami nila Marga at Ate Daniela. Nakakapagod na kasi eh. Gusto ko lang mamuhay ng normal to, Pe. Yung tahimik. Yung walang gulo. Kaso, huwag ka mag-alala.
matatapos din lahat ng gulo. Salamat po, sir. Roxanne, tinatanong ng staff ng punerarya kung kailan daw ililibing si Alvin at kung saan daw dadalhin. Alam ko wala akong karapatang manghimasok. Pero sa tingin ko, mas makakabuti kung ipalibing na natin bukas. Bukas na po? Wala namang ibang makikiramay. Tayo lang ang kamag-anak niya. Hindi po pwede. Dito lang po si Tito Alvin. Umaasa ka ba na papakita dito ang papa mo? Hindi po hahayaan ni Papa na malibing si Tito Alvin ang hindi niya nakikita. So, hinahanap na siya ng mga pulis? Kilala ko si Papa. Gagawa siya ng paraan dahil mahal niya si Tito Alvin. Kung sakali magpapakita ang papa mo dito, makikiusap ako. Sabihin mo naman sa amin. Pagkatapos po nang nangyari kay Tito Alvin, pasensya na po Tito Leon, pero hindi ko po mapapangako. Carlos, hindi pa ba tayo kakain? Oo nga, lumalamig na ang pagkain. Pupunta na rin sila, tatay. Fine. Siguro, mag-giving muna tayo. This is yours. Manang? Salamat. Para sa'yo, anak. Galing sa amin ng daddy mo. Oo, ngayon. Para kay Carlitos na saan? Tayo, first Christmas pa naman yan. Special order yung para kay Carlitos. Parating pa lang. Marga, anak. Hindi mo ba gusto yung regalo namin sa'yo? Wala lang ako sa mga dad. Bakit ano nangyari? Mukhang nag-away sila ni Mikoy. Manang! Bakit anak? Anong ginawa sa'yo na? Si Tita Romina kasi, nagising na siya. So, magpapasko si Mikoy kay Lakasi. Perfect! That would be the best Christmas gift I'll ever receive. Na siya mismo ang maglinis ng pangalan ko at magsabing wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya. Merry Christmas! Romina, malagayang Pasko sa'yo. Natutuwa ako at ligtas ka na. Yung nga pala mga pinapagawa mo, nagawa ko na. Hindi lang kami yung sumama sa'yo dito, ate. Pati sila, todo bantay sa'yo. Opo, si Mikoy, nasa labas lang. Kausap lang po si Aling Mir na sa phone. Walang anuman po yung pagbabantay namin sa inyo. Masaya lang po kami na ligtas po kayo ngayon. Yung di na po magiging malungkot yung Pasko natin lahat. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kumain na kaya tayo. Lalamig yung niluto ni Bonita. Sandali. May hinihintay pa tayo. Maligayang Pasko, Ma Romina! Ma'am, nabalitaan po namin ang nangyari sa inyo. Kaya masaya po kami at magaling na kayo. Di namin alam ang gagawin namin kung may nangyari sa inyo, Ma'am. Mama, lahat po sila nagpunta dito para ipakita kung gaano sila nag-aalala sa inyo, kung gaano kanila kamahal. At hindi po matutumbasan ng kahit anong regalo na nandito yung mga bagay na ginawa niyo po para sa amin. At maraming salamat po kay Lord. Kasi hanggang ngayon magkakasama pa rin tayo. Siya, tama na yan. Halika na, kain na tayo. Game! Ano?
Nicolas. Naku, inaantay na tayo nila Carlos doon. Nasaan ba to si Gino? Kanina pa wala eh. Nakahandon yun sa barkada niya, nakikipag-inuman. Pambihira naman tong batang to. Alam naman niya pupunta tayo ka na Carlos eh. Oh, eh ba't hindi ka pa nakabihis? Hindi ako sasama. Wala akong gana. Bakit ngayon mo nang sinasabi yan? Bakit? Kailangan ko pa bang sabihin? Mga wala kayong pakiramdam. Magsasaya kayo sa Pasko. Pagkatapos ang tragedy ang nangyari sa pamilya natin, namatay si Jude. Chesa. Tapos magsasaya kayo dahil Pasko? Ano? Kulas, wala kang karapatan sabihin sa akin yan. Mas nasasaktan ako kaysa sa'yo. Alam mo ba yon? Ano masasaktan? Si Jude lang ang anak mo. Ako buong pamilya ko na wala. Ano? May magagawa pa ba tayo? Wala na sila? May babalik pa ba natin sila? Kulas, pwede ba? Kahit ngayon lang, kalimutan muna natin yung mga nangyari. Kahit ngayong Pasko lang. Sigurado ako na yun din naman ang gusto ni Jude, ni Jessa na mangyari ngayong Pasko. Yun ang gusto nilang gawin natin. Makikiusap ako sa'yo. Sige. Gusto ko rin makita ang mga apo ko. Sige na, kumuha na kayo. May jowa ka na ba? Ikaw din. Ito siya yata. Dito kami sa table. Sa lahat ng taong nagdaan. Merry Christmas! Siyahan mo sana si Papa. Pa. Pa. Merry Christmas, Roxanne. Tito Leon, akala ko po umuwi na kayo. Magdanoche ba na kayo kasama si Paco? Hindi po ba kayo uwi? Tinawagan ko na siya. Siya nga nagsabi sa akin na huwag kitang iwan. Kaya, eto. May dala akong pagkain para pagsaluhan nating dalawa. Ayos na ba sa'yo to? Merry Christmas.
Christmas dito, Leon. Salamat po. Cash! Tope, salamat nga pala sa pagpunta niyo dito, ha. Si Mikoy nga pala, bigla na lang siya nawala. Oo nga eh, di siya nagpaalam, pero feeling ko alam ko kung saan siya pumunta. Saan? Kina Marga, nakita ko kanina may dala siyang gift para sa kanya. Umaasa ko na magkakabalikan sila. Mabuting tao si Mikoy Tope. Alam ko makakabuti siya para kay Marga. Eh, paano naman tayo? Tope! Joke lang. Anyways, ito yung gift ko para sa'yo. Naku, Tope, sorry, wala akong regalo para sa'yo. Okay lang yan. Hindi naman kailangan eh. Tsaka, alam ko kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Ito rin. Saw this online. May mga representative daw ng Crimson College of Arts na pupunta dito para i-conduct ang isang talent test. But, di mo kaya subukan? Tope, bakit mo naman naisip na magiging interesado ako? Nakita ko yung painting mo kanina, di ba? It's beyond compare. And besides, di ba sinabi mo sa akin kanina na gusto mo magbagong buhay? Yung tahimik? But, di mo kaya sumalan dito. You still have a very, very great future ahead of you, Cass. And I believe in you. Salamat, Tope. Mom, si Daddy. Nasa lolo mo, why? Di kasi yung nakapag-thank you sa gift. Sobrang na-appreciate ko. You're welcome, anak. Alam mo ba, pinag-ipunan talaga ng daddy mo yun? Ako rin, Daniela. Gusto ko rin kayo pasalamatan sa bonus kahit alam kong hindi naman kailangan. Pero salamat na rin. You're welcome, anak. Kami ang dapat magpasalamat sa'yo. You stayed with us unconditionally. Daniela, mga pulis. Yes? Pasok? Mrs. Daniela Bartolome? The one and only. Iniimbitahan ho namin kayo sa presinto. May ilan lang ho kaming katanungan sa inyo. Para saan? Sa pagkakagin na po kay Mrs. Romero Mondragon. What? No! It's okay, Marga. I got this. I'll just call my lawyer. Mom, sasama ako sa'yo. Marga.